Hello everyone! Kakagaling lang po namin doon sa Chata. Binisita po namin yung isa sa mga dumating po na food service supervisor po na si Jonah. So, isishare ko po sa inyo ang aking kunting chikahan po namin na nagpunta kami sa Chata to visit her and to congratulate her kasi siya yung applicant po na unang-unang na-hire the company dito sa Canada from this legit agency in Canada. Siya po ang unang na-hire. Kaya lang po dahil sa bansa na currently doon siya nagtitrabaho, medyo matagal po ang processing. Kaya it took over a year for her na makaparating sa Canada. Pero I'm so glad talaga kasi patient is a virtue talaga. So, nag-antay lang po talaga siya na mag-lodge ang kanyang application, mag-continue ang application hanggang sa natanggap niya ang kanyang visa. So, finally, nandito na siya sa Canada and na-meet namin po siya in person. Kaya I'm so happy. Talagang ang saya-saya ng pakaramdam. At saka, isa pa guys, welcome back! So, welcome back po sa aming YouTube channel po kung saan makakakuha kayo at mapupulutan niyo po talaga ng mga paraan kung paano kayo makarating sa Canada sa mga trabaho, iba't ibang trabaho na pwede po yung applyan kung pasok po kayo sa inyong mga currently experience po na meron po sa mga trabaho na ino-offer ni agency para sa atin. So, yan guys. So, welcome po sa aming YouTube channel. And if you guys new to our YouTube channel, don't forget to like and subscribe po. Maraming salamat po. So, yan po. So, bukod po kay Juna, dumating po siya last month, may parating pa rin po this month. And actually, aside from isa pa, meron po ako i-share sa inyo na napakabuti niya po talaga sa akin kasi siya po ay nag-email sa akin, sabi niya, ate, parating na po ako sa Canada in kahit po hindi siya na-hire from this agency, ang bait po talaga niya. Nag-share din po talaga siya sa akin ng blessings niya. So, I'm hoping na makausap ko siya and makachika po natin kasi ang kanyang application is nag-DIY application po siya from the Philippines po. Kaya gusto ko siyang machika kasi para ma-share natin sa ating mga kababayan na nasa Pilipinas po na gustong makarating sa Canada with yung way na ginawa po ni Melchor. Congratulations, Melchor! I'm so happy and thank you so much sa pag-share mo sa akin ng iyong journey to Canada. And sana paunlakan mo ako na makausap kita para ma-share po natin sa ating mga kababayan ang iyong journey, kung ano yung procedure, kung paano ka nag-apply, kung ano po ang maging trabaho mo dito. So, yun yung mga dapat natin alamin sa kanya pagdating sa Canada. So, I'm so excited to share sa inyong lahat po talaga. And thank you again, Melchor. Thank you so much and have a safe travel po. So, hopefully yan. Dami kong good news! Bukod dyan kay Melchor, congratulations again, shout out! And isa pang from the agency, meron po silang na-hire na bago pong industrial painter. So, sa mga nag-apply ng industrial painter, yung mga resumes nyo po na alam po namin na qualify kayo sa trabaho, the agency will keep your resume po for future application po. Pag may open uli na bagong employer, pwede kayong isubmit uli ang inyong resume para po kayo naman po magkaroon ng chance na maka-apply, makapag-trabaho dito sa Canada. So, yan. Industrial painter po. Shout out sa iyo kay Joseph ko. Joseph, mag-response ka agad sa email, ha? As I told you, kapag nag-email po kayo sa akin, you have to keep on eye on your resume po or your email. So, ang aking baby ko ay nangingialam sa akin ngayon. Nakikishare siya sa aking vlog. Say hi, vlog! Can you say hi, vlog? You're so madungis, anak. Are you madungis? Say hi, vlog! Welcome back to our YouTube channel. Aside kay Joseph ko, meron pa po isang na-hired po na ano bang trabaho niya? Na-hired po si Arsenio Abuda, Saudi. Na-hired po siya as a head chef po dito sa Canada. Ay, cook pala siya, cook. O, yeah, chef.
cook. Iisa lang po yata, iisa lang po yun, di ba? So, si Arsenio, congratulations! Na-hired na siya sa agency. And hopefully, we will see you soon! Oh my God, lumipad ang aking papel. Sorry. And si Joshua again, Mom! Shout out sa iyo. Quiet. Mami sa vlogging. Mom! Yes? Can I give me my bag? Oh, okay. Sorry, one second. Let me grab it for you. Here you go. Here. And also, shout out again kay Joshua na hire siya as builder. So, yeah. Ayusin niyo na po agad ang inyong documents para po kayo ay mapabilis ang inyong procedure. So, yun lang po ang keyword. And also, patience po. Kailangan po talaga maging patience para po kayo ay matupad ang inyong pangarap papunta sa Canada. So, I'm calling out now sa mga kababayan ko or any nationalities po is open to apply. Katatapos lang po kasi ng meeting ko sa agency and I'm so glad to share all of you guys na andaya pa pong opening jobs na ino-offer nila. So, watch out po sa mga susunod kong updates. So, for this update po, ang pag-uusapan po natin is there's a new employer po na kailangan pa po niya ng cook at saka ng dairy farm worker. So, dalawa pong position na ating pag-uusapan ngayon. Eh, ibabanggitin ko po or I'm gonna share in my screen again yung mga details of job description na kailangan nyo pong i-consider bago po kayo mag-submit ng resume. So, make sure po talaga na pasok kayo sa mga requirements na kailangan ni company para po ang daming chances, para hindi po kayo mawala ng pag-asa. Para po siguradong meron kayong chance na ma-hire kasi alam nyo sa sarili nyo na meron kayong posible at meron kayong potential dun sa trabaho ang inyong ina-applyan. Mamaya, i-share ko po sa inyo sa at the end of this video yung aming conversation with Jonah po ha. Yung aming chika-chika. So, I'm so happy for her. So, hopefully, makapag-travel kami sa makasama namin lahat sila. Makapag-get together kami pag dumating na silang lahat. Ang dami ko ng anakis. Ang dami ko ng mga anak-anakan dito sa Canada. And I'm so happy na lumalaki ang aming family. Marami pa pong parating. So, yun. So, congratulations! So, yung line cook po ang kailangan ni agency ngayon. This is a new employer po. Requirements. Pag-usapan po natin ang requirement kasi yun po ang pinaka-importante. So, completion in high school is required. So, a minimum of 4 to 5 years of experience po. Kailangan po ang candidate at least 3 years na meron kayong certificate po kung wala kayong experience. So, kung wala kayong experience, you should have, holder po dapat kayo ng 3 years na post-secondary certificate. Kasi kailangan po na meron kayong certification as a line cook kung mga nag-aral kayo sa mga food school, sa mga culinary school, may makakakuha kayo ng certificate, valid po yun, pwede po yun. So, working condition is a fast pace environment, physical demanding standing of extended periods of time, and then language English intermediate is required, and the salary, ang salary po is $18 to $19 per hour, and aside from that, the company is offering the candidates for the benefits po. May offer po si employer na with benefits po, kagaya po nakausap ko si Anton. Si Anton po dumating po siya as a cook po dito sa Canada nung last month. So, meron po siyang benefits from the company. So, yan. So, the company is offering benefits for you guys. So, yeah. So, I'm gonna share you the benefits na po makukuha nyo kapag po kayo ay na-hired na. At nakapagtrabaho na po dito sa Canada. So, yan. So, yan po yung line cook. So, calling all you guys, so may mga experience dyan. And if you submitted noon ng resume about sa line cooks, and kung meron kayong potential sa mga sinabi kong mga description, requirements, you can submit your resume po again, okay? So, para ma-submit ko po sa agency right now and then. So, the next position po yung dairy farm worker. So, dairy farm po, ang job title po is herd person po. So, ang kanyang location po is in province of Ontario. The hours is 40 to 50 hours a week. And ang sweldo po is $18 to $21 per hour. So, let's talk about the requirements po. Ang requirements po is language is an asset. English
advanced or intermediate. Certification is required as a DARE certificate po. Kung may certification po kayo, kung graduate po kayo ng animal science, kung meron po kayong experience po, that the best asset po. So, dapat po marunong kayo din po mag-drive ng tractor or meron kang experience na nakapag-drive po kayo ng tractor na parang ilang may tractor po sa atin sa Pilipinas para po yung sa mga farm na ginagamit. So, minimum experience po is 3 to 5 years po mga kababayan ko. 3 to 5 years kung kagaya po nung na-hire dito, yung nag-DIY po na si Jay. So, nasa Japan siya galing, Japan. Nasa Taiwan siya galing. So, if you are there na meron nagkatrabaho kayo as a farm worker or nagkatrabaho kayo as a dairy farm worker, this is your chance po to apply again po. You can submit your resume and then I will send it to the agency right then and then po. So, yung housing, kagaya nung kay Jay, so si Jay provide po employer, but you have to share dun po sa pag, you have to pay for the rent. Siyempre, wala naman po talagang libre sa Canada. All kailangan po talaga laging may bayad. Yeah, so yun po ang requirements again. So, kailangan po marunong kayo mag-drive ng tractor. You have a knowledge sa dairy cow workers. Yung kagaya nung trabaho ni Jay sa Singapore, ay sa Taiwan. Or kung nasa Japan kayo, pwede rin po kayo mag-apply. Kailangan po 3 to 5 years of experience as a dairy farm worker. And certificate is required. And the salary, kasi marami po nagtatanong sa akin, ate, magkano sweldo? It's $18 to $21 per hour po ang sweldo sa inyo ni employer. So, congratulations po sa matatanggap in advance. And I hope you guys, marami pong mag-apply. Kung kayo po is hindi po pasok sa requirements na ito, kung wala po experience sa trabahong ito, you can share po sa inyong mga kilala, sa inyong mga kaibigan, kapatid, or kamag-anak na merong possible na experience na ganito. I-share nyo po at para po, kung hindi man para sa inyo ngayon, sa mga kamag-anak nyo naman is matutulungan po natin sila. So, sharing is caring po talaga. So, that's why I'm sharing for you guys para po kayo naman po ang mag-share ng inyong blessings from what you have done in Canada or para naman po mas marami pa po tayong matulungan na mas marami pa pong kababayan natin na makapagtrabaho, magkaroon ng magandang maayos na buhay, kahit pa paan, magandang buhay, makatulong sa pamilya kasi yun naman ito ating mga goal. So, yun. Thank you so much for sa inyong lahat, sa inyong suporta. And guys, sorry talaga yung aking student kasi busy na. Actually, today is the first day of their school. So, hopefully, after these videos, I'm gonna share you the student visa. Kasi I heard marami po talaga kasi nagsali kami sa group ng mga student visa. Ang dami pong nating kababayan na parating ngayon din sa Canada na nag-process ng student visa. So, congratulations sa inyo. If you need job, may agency po kami sa Canada. You can submit your resume. Actually, meron na po nag-reach out po sa akin, ate. Dumating po kami sa student. May trabaho po ba para sa akin? So, yun. Isasabit ko na yung kanyang resume sa agency. Hopefully, matulungan ko po siya makapagtrabaho here also. Kasi yung husband niya ang student. Siya ang open permit. So, yan guys. So, hopefully, isa po sa mga nanonood, makakapanood pa ng aking video na ito is papala rin pong makapagtrabaho dito sa Canada. So, congratulations in advance! Submit your resume to my email address, mavelfrias14@gmail.com. Thank you! And good luck po and God bless po sa lahat. Bye now! No, actually, tag ni ate na share siya sa Pinoy Canada Forum. Makarating dito! Yeah. Finally, we're here! Thank you, ate!